Magandang gabi, mga kamahalikan. At heto na naman tayo. Meron naman akong bagong isasalaysay sa inyo na panibagong kwento sa gabing ito. At ito po ang ating kwento. Bulacan, pamilya sa gitna ng bukid. Siguro mga late 90s to early of 2000s na maigsi lang tong story gaya ng nauna. Nag-iikot talaga ako para maghanap ng maidodrawing. I-share ko yung drawing kung dito kasama nitong story. May bahay kami sa Bulacan. Pansamantala akong natira dito noon kasi andito nakatira lola ko nung nabubuhay pa. Lola's boy kasi ako sa totoo lang. Ayun nga, alas 3 na ng tanghali nagpunta ako sa bukid. Kakalakad ko, di ko namamalayan, napalayo na ko. Bit-bit ko sketchpad mula kasi sa kinatatayuan ko, tanaw na tanaw yung bundok. Akala ko malapit lang, napasubo ako dahil sobrang layo pala. Nagdrawing ako saglit na saglit lang. Ewan kung ano pumasok sa utak ko nung mga panahong iyon. Naisipan kong maglakad papalayo imbis na bumalik sa lugar kung saan ako nanggaling. Matataas na yung mga talahib, halos hindi man mo na makikita kung anong nasa harapan mo. Di ko alam kung praning lang ako nung mga panahong yun, pero kakaiba kasi yung mga taong nadadaanan ko. Paglagpas ko kasi sa damuhan, may nakita akong bahay. Sobrang dilim nun. Nung malapit na ko, ewan ko kung ano ang meron. May naglabasang bata mula sa loob. Yung iba umakyat pa sa puno. Yung matatanda na sa bintana lang. Mga nakahubad yung bata. Babae, lalaki. Tapos yung tingin nilang lahat sa akin pa ilalim. Yung mga bata, weird. Kasi akala mo mga hayop na nakayuko sa lupa. Yung kamay saka mga paa parehong nakalapat sa lupa. Sinusundan ako ng tingin. Ang nakakatakot pa hindi pumipihit yung ulo ng mga bata. Mata lang yung gumagalaw, pera dun sa mga matatanda. May lumabas na dalawang lalaki tapos umupo malapit sa dadaanan ko. Gaya ng mga bata, pailalim din yun tumingin. Maitim na naglalangis yung katawan. Kinabahan ako kasi alas 6 na yun ng hapon. Pag pinatay ako dun, walang makakakita sa akin dahil nag-iisa lang yung bahay sa gitna ng sobrang laking parang kinakabahan ako pero hindi ako nagpahalata. Ngumiti pa ako sabay tango pero huminto ako sa gitna. Ang ginawa ko, nagsabi ako akong makikiraan lang kako. Taga doon din ako tapos kunwari may kausap ako sa sipi ko. Nung sinabi ko kung asang lugar ako eksakto, nakita kong lumambot yung mukha ng mga lalaki. Tapos sumitsit yung pinakamatanda na nasa bintana. Nagsipasukan yung mga bata. Yung dalawang lalaki naman tumayo tapos minwestra yung kamay na dumaan na ako. Pagtapat na pagtapat ko doon sa dalawang lalaki, nagwika iyon, "Huwag ka nang lilingon pag nakalagpas ka. Lakad, takbo." Ginawa ko hanggang sa may makasalubong akong mga mama. Mukhang maayos naman. Nagulat pa yung mga yun nung lumapit ako. Sa kakukunwento saan ako nagdaan, agad hinila ako ng mga lalaki, saka ako hinatid sa sakayan, pauwi pabalik sa lugar namin. "Huwag na huwag ka nang babalik sa lugar na iyon. Napakadelikado. Mabuti na lang at hindi kanila ginalaw. At buti na lang at nakauwi ka." Di ko alam kung pamilya ba ng aswang o mga mamamatay tao yung nadaanan ko, pero bali-balita sa ibang lugar sa Bulacan yung may nahuling malaking aso na pumasok sa bahay, kinabugasan magandang babae na. Kung sinong nakakaalam ng kwentong yan, good for you.
Ha. Hanggang dito na lang. Amadios. Salamat. Magandang gabi, mga kamaharlikan. At ito na naman, meron naman tayong panibagong kwento na isinalaysay sa gabing ito na sadyang nakakapangilabot balahibo ng experience ni Amarillos. Kaya kung bago tayo sa isang lugar, huwag basta-basta tayong manghas sa pagpunta sa mga lugar na niwalang katao-tao. Dahil napakadelikado po ng ganun. Lalo na yung sa experience ni Amadeus, mabuti na lang hindi siya ginalaw nung mga magpamilyang yun na nasa gitna ng kabukiran. Sa tingin ko, mga lahi yun ng mga aswang. Dahil based lang sa description na naglalangis daw, lahi ng mga aswang. Pero nung nalaman nila na kung taga saan siya, siguro hindi siya ginalaw kasi bantog na din yung mga aswang na yun sa malapit na lugar na iyon. And then itong mga aswang kasi hindi sila nagbibiktima ng mga kapitbahay nila. Usually yung binibiktima nila yung mga nasa ibang lugar. Kasi pagbibiktimahin nila yung kalugar lang nila, baka sila naman yung pag-iinitan ng mga kapitbahay nila hanggat na mapapalaya sila, hindi kaya pinaka-worse, baka papatayin sila. Kaya yung nalaman nila na taga kapitbahay lang din na lugar yung inuwian nung ni Amadeus, kaya hindi nila ito ginalaw. Kaya lesson learned po ha sa mga, lalo na sa mga taga-syudad, pagpupunta kayo sa mga provinces, sa mga yung mga magubat, huwag basta-bastang manghas na pumunta sa mga kakahuyan, madilim na lugar ng mag-isa. Lalo na pagbaguhan pa kayo dahil madami yung mga ma-experience natin o baka pinaka-worst pa is baka mapapahamak tayo. Kaya lesson learned po yan sa mga baguhan. Kaya dapat maging maingat parati at yung pananampalataya at paniniwala natin sa Diyos. Hihigpitan pa natin yun. Parati po nating tatandaan, mga kamaharlikan, na saan man tayo pupunta, madami ang mga mata na nakatingin sa atin, lalo na sa dilim. At laging mag-ingat at huwag padalos-dalos, lalo na sa lugar na hindi natin kabisado nang tayo ay hindi mapunta sa isang nag-iisang bahay sa gitna ng kabukiran na kung saan may pamilyang aswang na nakatira. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kamahalikan. Salamat sa inyong pakikinig sa ating isinalaysay na kwento sa gabing ito. Please like and subscribe and click the notification bell below para parati po kayong updated sa ating latest na mga kwento na ipapalabas sa channel natin. Stay safe and fresh, everyone. God bless. Salamat po sa pakikinig.